una, yung nagpatibay sa akin, yung magulang ko. Kasi yung hirap ng buhay nga eh. Pag nakikita ko yung magulang ko, na wala, nang, wala akong makita sa siya kasi hanggang doon na sila, nagkakaedad na sila. So, nangangarap ako na gusto ko mapagawad sila ng bahay. Ngayong araw na to, tara, samahan niyo ako at meron akong inimbitahan dito sa bahay na dating security guard pero ngayon naging successful dahil sa network marketing. Wow! Bago natin kausapin at interviewin itong taong to, walang iba kundi si Romnet Fernandez, ang dating security guard. So inimbitahan ko siya dito para mas ma-interview ko siya at para mapanood niyo kung paano niya ba nagawa at paano siya naging successful. Pero bago ko siya interviewin, huwag niyo muna uling kalimutan, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Apedre para lahat ng interviewin ko ay masubaybayan niyo. Tara, samahan niyo ako. Pero ang kagulat-gulat dito, ang big time na ngayon na si Ray, dati pa lang security guard. So ayun, tumawag na sa akin si Romnick Fernandez. Nandiyan na rin siya sa malapit. So tara, salubungin natin. So ngayon, nandito na si Romnick Fernandez. So, pasok ka na lang sa loob. Apo, okay. Nay, kumusta? Kumusta? Okay naman po. Yan. So, hindi naman matrapik yung biyahe mo? Hindi naman, kasi medyo mahaga ang biyahe ko. Okay, thank you nga pala sa ano, inimbitahan kita. Kasi siyempre, gusto kitang ma-interview. Gusto ko lang matanong sa'yo kasi una-una, successful ka na. Eh, di ba, dati kang security guard. Tapos ngayon, imagine mo, ganda-ganda ng buhay mo. So, gusto ko lang makapag-inspire din tayo ng iba na baka may mga nanganap din. Pero, siyempre, okay lang ba sa'yo? Tanungin kita ng kahit mga konting question lang na tungkol sa buhay mo. Okay lang ba sa'yo? Wala naman problema. Okay, so itong tanong ko muna sa'yo. Ano yung naging buhay ng pamilya mo dati? Si Erpat, ano yun eh? Dating janitor sa isang factory worker. Tapos si Mama, OFW naman yan. So, siyempre, di ba gusto makatulong? So, ano yung naging trabaho mo dati? Ano yung mga naging trabaho mo? Si Erpat, habang nag-janitor siya doon, binigyan niya ako ng motor. So namamasada ako habang nag-aaral pa lang. So kasi syempre alam ko na hirap ng buhay. Kaya ayokong umasa sa kanila. So namamasada ako. And then napunta na ako dun sa point na wala nang pera, wala nang pang-aral kasi hindi na ako makabutan. Kasi nga yung kinikita nila sa trabaho, sapat lang sa kanila. So napilitan akong bumiyahe sa Maynila na tumigil sa pag-aaral. Kasi hindi naman ako laki sa pamilya ko eh. Kasi wala yung nanay at tatay ko. So dun nangyari, pumunta ako sa Maynila, nagbanda na ako. Doon, nagbanda ko isang taon, and then sa hindi inaasahang panahon, nakabuntis ako. Oo, nakabuntis po ako. So, hanggang sa napunta na ako sa security guard. So, yung sa security guard ka na tumagal talaga? Umabot mo ko dyan ng almost 5 years. So, tagal din, di ba? Mm-hmm. So, ano yung pinakamahirap sa naging trabaho mo sa lahat ng binanggit? Ano yung pinakamahirap na talaga na naranasan mo? Yung pagiging security guard. Kasi, isipin mo, tayo kami mga security guard. Mag-security guard ka na. Ako, bangko kasi ako eh. So, unang-unang, syempre, pag nakakatayin nila, pag in-hold up yung bangko, tayo yung unang-una. So, tapos meron yung time na doon sa gilid, may nag-uhuldapan. So, parang nung nararamdaman ko na parang malapit ako sa disgrasya. Oo, tama. Oo. So, wala lang akong choice kasi nga, syempre, magkakapamilya na ako. Hindi ko makita sa sarili ko na pag nagarap ako ng ibang paraan ng pagkakakitaan. Parang hindi ko makita na magkakaroon ako ng chance pa sa iba. Yes, oo. Basta ang alam ko lang, mabuhay kami araw-araw. Yes, para sa pamilya ko, may taguhin ko sila. Okay, nakakarilat ako sa'yo. Siyempre, security guard din ako dati. Hindi ba tayo sa point na minsan umaasa na lang tayo sa bigay ng mga nasa paligid natin, pag-ulam, di ba? Sa parking, di ba? Yung pambayad, ito, tantip ko sa'yo, di ba? Pag may dumating na sasakyan, natataranta pa tayo, di ba? Para magkaroon pa tayo ng ano? Magkaroon tayo ng tips, pag nabigyan, may pang-tanset kanto na tayo. Okay. So, siyempre, so, sobrang hirap talaga. Siyempre, pero totoo yun, may pangarap tayo naman talaga. Meron naman, tumatawag ako sa Panginoon lagi. Sabi ko, Lord, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na mabago rin ang buhay ko.
Inaanap ko rin yung tamang opportunity para sa akin. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano. Okay. Pero ngayon, tanong ko sa'yo, siyempre successful ka na. Ano yung una talagang nagpabago sa'yo? Paano ka nagsimula na para maging successful ka? Paano yung nagpabago sa'yo? Yung unang-unang nagpabago sa akin, nung inimbita ako ng kapatid ko. Okay. Sa network marketing na tinatawag. Yes. Na dati, marami akong alam sa ganito eh. Oh. Yan para bang hindi maganda, alam mo yun? So, tayo naman ako kasi marami akong alam sa mga ganito. Pag ang tao, pag sinabing network marketing, hindi maganda yung imahe. So, yun yung una pong mapasok sa isip natin. So, hindi ko pala alam, yung bagay na ayoko, yung pala yung magpapabigay ng magandang buhay sa akin. Minsan hindi inaasahan talaga, yun pala yun. Hindi ko inaasahan na, yun pala yung makakapagpabago sa akin. Eh. Yung ginagawa ko pala, gustong-gusto ko, yung pala yung nagpapahirap sa akin. Yes! Hindi ko maiisip na itong ayaw na ayaw kong gawin na feeling ko para sa mga walang mga magawang buhay, alam mo yun, walang magawa. Hindi ko alam na yun pala yung makakapagpabago sa akin. Ito yung network marketing. Opo, ito, yun, ito yung ginagawa natin ngayon. Tama. Okay. Siyempre, hindi naman natin pwedeng wala kang pinagdaanan dyan. For sure naman ako, sa pagiging successful, talagang mas matindi ito kaysa doon sa nagtatrabaho ka dati, mas matindi ito. Kasi ito, pangarap natin yung pinaglalaban mo dito eh. Anong pinakamahirap nararanasan mo dito sa network marketing? Anong pinakamahirap na hindi mo makalimutan? Ako kasi, syempre, ito yung nag-umpisa ako eh. So, hindi naman agad-agad, kikita ka na malaki. So, yes. Dumaan din ako sa proseso na tinatawag. Yes. Na unti-unti, nawawala ng pangkain. Yes. Walang pamasahe pamunta sa kasi gusto ko mag-training, gusto ko matuto eh. So dahil nawalan din na umalis na rin ako sa trabaho ko noon bilang security guard kasi gusto ko nang mag-focus dito sa network marketing. Mm-hmm. So doon at nung nagseryoso na ako, doon at yung point na alam mo 'yun, naubusan ako ng pera. Mm-hmm. Wala na akong pangkain. Alam mo 'yun, araw-araw ako nang bibigay ng flyers. Nandun ako sa Fruit Bridge, kumakausap ng tao, pero walang naniniwala sa akin eh. Mahirap yun, siyempre. Pilig ko sa sarili ko. Sinasabi nila na hindi daw totoo yung ginagawa ko. Walang naniniwala sa akin. Wala daw akong mararating, nangangarap daw ako na mataas, pero huwag daw ako mangarap na mataas. Yun ang sabi ng mga kaibigan ko eh. Kasi pag nangarap daw ako na mataas, pag bumagsak, baka wala daw ako mapuntahan. So, nilabang ko yung paniniwala ko dito sa network marketing. Kahit hirap na hirap na ako, ako yung nakakita eh. Dumating pa nga sa point, yung asawa ko, nag-abroad na kasi nga, yung hirap nga, nakikita niya sa akin, parang walang nangyayari. Pero ako yung nakakita eh. Pinaglabang ko yung nakita ko. Hindi ako pumayag na walang mangyari sa akin dito kasi alam na alam ko marami akong nakita dito na nabago ang buhay. Yes! Kaya ako nagpapatuloy lumalaban kasi ako yung nakakakita, hindi naman sila. Kaya kumapit ako. So sa kumapit ka, ano yung talagang nagpakapit sa iyo para hindi mo tayo nagpatibay sa iyo? Kasi siyempre, dami na nagpapasabi hindi raw totoo yan, hindi ka magiging successful. Ang dami nang pumipigil sa iyo. Pero bakit tumuloy ka pa rin? Ano yung gusto kong malaman at para meron din nila? Ano yung nagpatibay sa'yo? Bakit ayaw mong bumita? Mahirap na pala. Unang-una, yung nagpatibay sa akin, yung magulang ko. Kasi yung hirap ng buhay nga eh. Pag nakikita ko yung magulang ko, na wala akong makita sa siya kasi hanggang doon na sila, nagkakaedad na sila. So, nangangarap ako na gusto ko papagawad sila ng bahay. Kasi nakita ko yung bahay ng nanay ko, kubo-kubo na lang. Tapos yung tatay ko sira-sira na pagbuulan, natutuluan siya ng mga tubig. So, yun yung lagi ko nakikita pag ini-imagine ko yung sarili ko lagi na abago ko yung buhay nila. Buti na lang, lagi ako nagpipray na Lord, tulungan, yun yung pinakakapita ko lagi. Lord, tulungan mo ko para mabago ko rin ang buhay ng pamilya ko. Perfect! So, ibig sabihin nagpakapit talaga sa'yo yung dahilan mo, pamilya mo talaga. Opo. Alam mo, malaking bagay talaga yung pamilya, no? Kasi sa buhay natin, mahirap magiging successful kung sarili lang natin. Tama ba, di ba? Kung sarili lang natin iniintindihan natin, kaya natin bumitaw eh. Kaya natin buhayin eh. Pero pag pamilya, iba na. Di ba? So, congrats, bro, ah!
Ang ganda ng narating ng buhay mo ngayon. So ngayon, ano yung mga na-achieve mo na ngayon sa buhay mo? Actually, dito, napatayuan ko na ng bahay ang nanay at tatay ko. Tag-isa na sila. Wow. So kami dalawang magkapatid nagtulungan para mapatayo yun. And then, nakabili na ako ng dalawang sasakyan. So, mas okay ang buhay ko ngayon. Ano yung first car mo dito? Una, naka-Hyundai Accent ako eh. Kulay pula? Iya ka po. Tama. Pangalawa, ngayon, naka-American car na ako. Chevrolet Tahoe. SUV. Yun na po yung gamit. So, yun din na-drive mo ngayon? Opo. Imagine mo dating security guard. Ngayon, diba? Nagda-drive na ng kanyang sasakyan. So, alam mo sa mga nanonood ngayon, siyempre, eh, parang hindi ka makapaniwala. Pero it's totoo talaga. Ang pangarap ay nangyayari talaga. Basta, huwag ka lang talagang bibitaw. So, pareho, okay lang ba? Okay lang ba ipakita ko sa kanila yung dinadrive mo sasakyan ngayon? Oh, wala po pwede problema. Pwede mo natin titignan. Wala po problema. So, ayun po, titignan namin ngayon yung sasakyan ni Romnick Fernandez, ang dating security guard. Pero ngayon, successful na siya. So, tara! Samahan niyo ako at puntahan natin ang kanyang dinadrive na sasakyan. Okay lang ba? Opo, tara. Okay, let's go. Tara. So, dito. Dito ako, driver seat. Tapos, doon yung asawa ko. Ayan. Siyempre, dito. Yung isang anak ko. Ayan. So, maluwag din yan. So, pwedeng pang pamilya. Tapos, meron pa tayong back seat dyan sa likod. Ayan. Pag gusto magpahinga na anak. So, meron din tayong sound system. Waluhan. Diyan sa kaluwag, pwedeng maging apat na tao dyan. Apat na tao dito, kasya. So, sa likod, kaya pa ng tatlo. So, kaya to ng waluhan. Case 22, rare po yung mag-score. Okay. Okay. Pwede mo ba akong isakay at maka-rides tayo? Tara. Okay, tara, let's go. Sama tayo. Okay, so sasakay tayo. Yeah! Wow! Ayan oh. So, ikot-ikot muna tayo. Opo. So, pinasakay ako ni Romnick Fernandez sa kanyang malapit na sasakyan. Napakalaki sa likod oh. Ayan kita mo. Oh, di ba? Okay, so rides muna tayo. Ang dating security guard. Ayun, nagda-drive ng napakalaking sasakyan. Yun o. Oh. Ha? Dating security guard o. Oh. Okay, Nick, salamat ka pala sa pag-tour mo sa sasakyan mo. Ha? So, ganda-ganda na sasakyan mo. Napakalaki pala nun. Opo. Pamilya mo kasi ang ganda dun, di ba? Okay, pero bago tayo matapos, okay lang ba? Bigyan mo kami ng tips, mensahe na lang sa mga nanonood ngayon na alam ko, gusto rin sila makaahon sa buhay. Siyempre, ang pag-ahon sa buhay, hindi ganun kadali. Pero may tinatawag tayong motivation sa buhay para hindi bumito at makaangat. Anong pwede mo masabi sa mga nanonood natin na mensaheng tips lang na nagmula sa'yo? Basta ako, ipaglaban mo kung ano yung nakita mo. Ipaglaban mo yung pamilya mo. Tapos, lagi ka mag-pray. Kahit nahihirapan ka, alam ko, may point na pasuko ka na. Kasi, feeling mo, ikaw lang yung dumadaan sa ganung proseso. So, tapat ang Diyos. Nasa Biblia yun. Na lahat tayo dumadaan sa matinding pagsubok. Pero hindi niya tayo susubukin sa higit sa kakayanan natin. Bagkus, ano, sasamahan niya tayo. Yes. Pag naandyan na siya. Amen. Pag nahihirapan tayo. Kumapit ka lang sa pangarap mo. Tibayan mo lang ang loob mo para sa mga pangarap mo. Maniwala ka. Kung anong nakukuha namin, makukuha nyo rin. Yes! Thank you. God bless. Ayun, galing. Thank you. Okay, so ayun na po. Maraming salamat po sa inyong panonood.